Ito ho, panoorin tong isa. Sir, kasi po yung anak ko, bus conductor po siya. Conductor ng bus, okay. Opo, nung Precious Grace, naputulan po siya ng paha nung September 8. Na-aksidente? Opo, bumangga po sa bus stop. 21 po sila, yung anak ko po ang grabe. Ngayon, ginastusan po nung kumpanya yung lahat ng gastos. Magkano ginastos ng kumpanya? Bali, ano po, yung sa ospital po, bill namin 100. 1,000? Opo, mahigit. 123. Okay. Naka-discount po sila sa PhilHealth ng 11,000. Alright. Bali, 113 pa po ang natira. Mm-hmm. Yung gastos po namin sa ospital, binibigay din po nila. Umabot po ng 19,500. So, sa mga tuwid, sa matotal, parang lumalabas mga almost 130,000-140,000. Ganyan. Okay. Tapos nung nakalabas na po kami, wala na po silang ibinigay na suporta sa anak ko. Meron po silang sinasabi sa akin na papirmahan ko daw po ito sa anak ko at bibigyan daw po nila ng 10,000 tapos may makukuha daw po sa insurance. Ang problema, parang darating tayo sa daños. Alright. Kung sa daños mag-uusapan dito, makasiguro muna tayo, huwag kang pipirma nito. Huwag mo munang pipirmahan bagkos pupunta ka kasamang anak mo, sabihin yung ganun. Mas magandang gusto namin makita na kami pipirma ng quitclaim kapag kaliwaan tayo. Huwag kang pipirma ng nauna. So, kasi baka sabihin, pinirmahan mo na tapos chupi ka na. Dito nagkakatalo. Oras na pinirmahan mo na yan. Deed of release, waiver, and quitclaim. Okay yan. Pera muna. 10,000, lagay mo sa mesa, mga katawid. O nasaan yung aking insurance? Sino? Ayusin muna nila yan. Mukhang okay naman sila. May telepono ka ba? Meron po, sir. Tawagin mo akin ang telepono. Anong ano? Tingnan muna natin. Lagay mo lang dyan. Bakit sa iyong papel? Akin dapat yan. Jerry? Ano ng anak mo? Jeffrey Simbulan po, sir. Pwede ba? Sir Jerry, pwede? Sir Jerry? Apa? Sino po sila? Sir Jerry, si Ben Tulfo, sa Bitag, Kilos Pronto, Sir Jerry. Sir Jerry, kaya ako napatawag sa iyo kasi itong ginang dito na si Simbulan, yung kanyang anak na conductor ninyo dyan na naputulan ng paa, ay dinulog sa amin Action Center. Ako naman, nagbibigay lamang gabay kung anong dapat gawin. Ipinakita ho sa akin yung deed of release and waiver quitclaim na nagsasabi naman dito kung ano yung inyong gusto mangyari. Alright, okay, sige. Kung anumang assistance financial, okay lang yun. Kasi importante, nakasulat yung assistance and financial, nagmaging malinaw para hindi kayo hinahabon. Alright? Kasi kung yung assistance and financial na binibigay ng 10,000, wala namang humasama. Kaya papakita ho kayo na talagang may humanitarian consideration kayo, tsaka Kristiyano ho kayo sa ginagawa ninyo. Pero doon ho sa yun hong pagkatapos nito, bakit pipirma ng release and waiver quitclaim? Doon sa sinasabing financial assistance na 10,000, eh wala ho akong nakikita rito. Sir, ang inyo po yung kasi requirements po yan para po makaklaim po tayo sa PAMI, na ibibigay rin po namin sa kanila. Ay, teka muna, Jerry. Medyo mali atang proseso ninyo. Kay questioning ko yan. Kung assistance lang ho yan, isulat nyo lang, ito'y assistance lamang. Tulong ng kumpanya. Humanitarian consideration yon. Pero yung sinasabi ninyong insurance, wala kayong nakasaad dito kung magkanong ibabayad niya bagkos deed of release, waiver, and quitclaim. Ano hong kini-quitclaim niya? Kung wala ho kayong kapalit doon sa sinasabing quitclaim and release, kung wala naman nakasulat na amount, kung magkanong kalang tatanggapin, ano to? Bakit sila magki-quitclaim na walang kapalit? Ang kapalit noon, aaregluhin na namin to, ito'y 100,000 or 50,000, kapalit niya na hindi kayo maghahabol, ilagay niyo, may abogado naman siguro kayo eh.
Di ba? Huwag na huwag niyo sasabihin requirements to. Ang requirements na yan, illegal ang requirements din niya pagpapasunod ng ganyan kasi bitag yan. Alright? Malinaw? Yes, sir. Pagka-paper ma. Tayin mo sinabi ko. Pauli mo sa kanila yan. Hindi yan. Sir, okay lang po na ano, kahit na yung 10,000 lang. Okay lang. 10,000, hindi ka paper ma dito. Bigayin nila yun eh. Walang kinalaman sa quitclaim. Ang quitclaim, isang halaga, may halaga yan. 50,000, 100,000. Kasi i-claim nila sa insurance, dapat mapunta sa inyo. Baka kasi yung quitclaim, bigay 10,000, tapos 100,000 sa kanila, eh para sa inyo, eh ginaantso ka. Naintindihan mo ba ako? Huwag na huwag kang piperman ng quitclaim na hindi mo nakikita yung areglo na halagang ibibigay sa'yo. Kung yung 10,000, financial assistance lang yun, ang walang kinalaman dito. Oh, sa quitclaim kasi, meron silang tatanggapin sa insurance na halaga 50,000 ba yan? 90,000? 100,000? Yun ang dapat mapunta. Depende ngayon. Dapat malaman mo yun. Kaya pupunta ka roon. Hanapin mo si Jerry, sabihin mo, ang hinahanap ni Ben Tulfo at yung mga abogado nila bilang public service, magkano bang matatanggap ko? Walang nakasaad dito. Di ba? Okay ka na? Opo, sir. Alright. Thank you po. Okay na ba sa'yo? Opo, sir. Bantayan mo ng husto, ha? Huwag kang piperma, ha? Opo. Piperma ka lang pag nakita mo sa gilid mo na. Oh. Yung medyo, siguraduhin mo rin, ha? Hindi peke yung pera. Dala ka ng ano, ha? Baka mamaya, fake money, budol money. Okay? Thank you. Rina, o sige.